Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Otay tayo ha. Ngayon naman, lalagyan natin ng kalaw ang mga sumusunod na salita. Kapag naririnig natin ang salitang jeep, ang gagawin nating galaw ay ganito. Yung para bang nagmamaneho tayo? Ayan! Kapag naman narinig natin ang salitang Juan, ito naman ang ating gagawin. Kapag narinig naman natin ang salitang butas, ito ang gagawin natin sa ating mga daliri. Kapag naririnig naman natin ang salitang gulong, gagawa tayo ng malaking bilog. At kapag narinig natin ang salitang tinakpan, gagawin natin yung butas at tatakpan natin siya ng parang ganito. Ayan. O, handa ka na ba, Abby? Opo naman. Sige, gawin na natin. Kasama sila. Oo, kasama sila. Jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. O, di ba? Masarap umawit ng may kilos, di ba, Abby? Opo, Ate Michelle! Kung minsan, maaari nating maunawa ang kahulugan ng salita gamit ang mga kumpas, galaw o ekspresyon ng mukha. Pwede itong gawing laro, sa bahay man o sa paaralan. Ate Michelle, meron pa akong isang papahula sa kanila. Ano yun? Ah, paalam! Paalam! Makita-kita tayong muli!